Magandang araw! Kumusta kayo? Narito ulit ako si Teacher Lala upang gabayan kayo sa inyong pag-aaral sa asignaturang Matematika. Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa pagpapakita ng pagbabawas ng bilang na may 2 hanggang 3 digit na may minuends na hanggang 999. Ang paghahambing at pag-aalis o pagtatanggal ng may pagpapangkat ay mainam na gamitin sa pagbabawas upang mabilis makuha ang sagot o difference. Sa araling ito ay mapapalawak pa ang iyong kaalaman sa pagbabawas gamit ang expanded form, subtraction at ang standard algorithm upang maipakita at mailarawan ang pagbabawas na walang pagpapangkat at may pagpapangkat na may minuends hanggang 999. Sa pagsisimula ng ating aralin, subukan nating lutasin ang suliraning ito. Si Leo ay mayroong 999 na hulen sa kahon. 429 sa mga ito ay kulay pula. At ang iba ay kulay dilaw. Ilan sa mga hulen ni Leo ang kulay dilaw? Gamitin natin ang blocks upang lutasin ang suliranin. Meron tayong minuend na 999 at subtrahend na 429. Gamitin gabay itong legend. Ang blue ay 100, ang pink ay 10, at ang yellow ay 1. 999 bawasan ng 429. Bilangin natin ang natira. Magsimula tayo sa ones place. May natira ba sa ones place? Wala, kaya ilagay natin ang 0. Sa tens place, ilan ang natira? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. May 7 ang natira, kaya ilalagay natin ang 7 dito naman sa hundreds place. Ilan ang natira? 1, 2, 3, 4, 5. Mayroong 500 na natira, kaya ilalagay natin ang 5 sa hundreds place. Ayan, ang sagot, si Leo ay may 570 na hulen na kulay dilaw. Sa panghalimbawa, suriin ang mga datos upang matukoy kung gaano karami ang bilang ng mga taong positibo sa COVID-19 sa San Pedro City kumpara sa Santa Rosa City. Ngayon naman ay gamitin natin ang expanded form para sa paglutas sa suliranin ito. Ang minuend natin ay 462 at ang subtrahend ay 398. Tignan ang expanded form ng 2 bilang. Hayan, isagawa na natin ang pagbabawas. Unahin natin ang nasa ones place. 2 bawasan ng 8 ay hindi po pwede. Sa pagbabawas, palaging mas malaki ang bilang ng nasa taas o minuend kaysa sa subtrahend. Ano ang gagawin natin? Kukuha tayo sa kasunod na bilang at yon ang tens place. Bawasan natin ng 10 ang 60 at ito ay magiging 50 na lamang. At ang ipinawas natin na 10 ay idagdag natin sa 2 na nasa ones at ito ay magiging 12. Hayan, mas mataas na ang bilang ng nasa minuend kaysa sa subtrahend. Isagawa na natin ang pagbabawas. 12 bawasan ng 8 ay 4. Dito naman tayo sa tens place. Tandaan, ang bagong bilang natin sa minuend ay 50. 50 bawasan ng 90 ay hindi pwede. Kaya kukuha tayo sa bilang
sa kasunod na place value at yun ay ang sa hundreds. Bawasan natin ng 100 ang 400, kaya ito ay magiging 300 na lang. At yung ibinawas ng 100 ay idagdag natin sa 50, kaya ito ay magiging 150 na. Hayan, isagawa na natin ang pagbabawas. 150, bawasan ng 90 ay 60. Dito naman tayo sa hundreds place. 300, bawasan ng 300 ay 0. Ang nakuha nating sagot ay 64. Mas mataas ng 64 ang nagpositibo sa San Pedro City kaysa sa Santa Rosa City. Sa parehas na suliranin, lutasin natin ito gamit naman ang standard algorithm. 462, bawasan ng 398. Dalawa, bawasan ng 8 ay hindi pwede. Kaya kukuha tayo sa kasunod na bilang sa tens place. Ang 6 ay bawasan natin ng 1 at ito ay magiging 5 na lang. At ang ibinawas ay idagdag natin sa 2 at ito ay magiging 12. Ayan, mas malaki na ang minuin sa subtrahend. 12, bawasan ng 8 ay 4. Sumunod ay dito sa tens place. 5, bawasan ng 9 ay hindi pwede. Hindi natin pwede isagawa ang pagbabawas dahil mas maliit ang bilang ng minuend kaysa sa subtrahend. Ang gagawin natin, kukuha tayo na nasa kasunod na place value. Ang 4 ay magiging 3 at yung ibinawas natin ay idagdag natin sa 5. Hayan, pwede na nating isagawa ang pagbabawas. 15, bawasan ng 9 ay 6. Dito na tayo sa hundreds place. 3, bawasan ng 3 ay 0. Ang sagot, 64 na bilang ng taong positibo sa COVID-19 ang higit ng San Pedro City kumpara sa Santa Rosa City. Para sa inyong gawain, gamit ang standard algorithm na paraan sa pagbabawas, kompletuhin ang chart, isulat mo ang sagot sa iyong kwaderno. Para sa isa pa ninyong gawain, sagutan ang mga subtraction combinations na nasa kahon. Hanapin ang tamang sagot na nakasulat sa loob ng mga mansanas. Isulat ito sa iyong kwaderno. Dito nagtatapos ang ating aralin tungkol sa pagpapakita ng pagbabawas ng bilang na may 2 hanggang 3 digit na may minuends na hanggang 999. Paalam!